It's Ngern TV! Hello mga katropa! Samahan niyo ako. Aayusin ko itong gitara ko. Magpapalit ako ng strings. Saka aayusin ko itong fretboard. Okay, let's go! Okay, let's start with taking off these strings. Aalisin na natin yung mga strings doon sa pagkakakabit nito sa bridge. Dito sa procedure na to, kailangang i-turn over yung gitara para maabot yung ano yung end ng strings para maalis siya. Paminsan-minsan nagkakabuhol-buhol yung mga strings. So, ingat lang sa paghugot ng mga strings. Make sure na hindi sila entangled para madali silang tanggalin. Ngayon naman, gumagamit ako ng masking tape para protektahan yung fretboard na kahoy. Tapos ang nakalabas lang yung mga frets. Kasi yun ang gagawin ko, lilinisin ko yung mga frets. Pagpapantay-pantayin ko siya. Importante to para hindi masira yung kahoy kapag nagfa-file ka na nung mga frets kasi merong tendency na matamaan mo yung kahoy. Pag natamaan mo, masisira yon. So, sira na yung fretboard. So, kailangan itong gawin para maprotektahan yung kahoy. Okay, ngayon naman, checking ko kung yung neck diretso. Kapag wiggly yung straight edge na ruler o kaya may mga siwang, ibig sabihin, kailangan kong i-adjust yung truss rod properly para maging diretso. So, yun ang gamit ng straight edge. So ngayon naman ito hinihigpitan ko kasi nakita ko na parang medyo bengkong pataas yung neck. Pagka ang bengkong ay pababa, kailangan luluwagan yung truss rod. Kapag ang bengkong ay pataas, kailangan hihigpitan. Yun. Ngayon naman, gagamit ako ng permanent marker
para kulayan yung tuktok ng mga frets. As you can see here, gagawin ko to sa lahat ng mga frets. Nakikita nyo ba yung mga indentations na yan? Yan ang kukurikin natin. Maaaninag naman natin ano, na yung mga frets eh maraming mga indentations para bang kinain na ng strings yung surface. Ngayon naman, ready na tayong mag-isis. Okay, papantayin natin yung mga frets sa pamamagitan nitong straight edge na aluminum tube na to na dinikitan ng ng isis na between 800 to 1200 grit. Okay, so kung ako mag-uumpisa ako sa around 800 grit. Okay. Tapos papapasadahan ko lang siya ng ganyan. Okay. Dahan-dahan lang at saka make sure na pantay yung pagkakahawak ninyo doon sa ano sa pang-isis. Okay. Ganyan lang hanggang sa maayos siya. Kung minsan magalaw yung neck ng gitara, so ipatong ninyo sa isang basahan, yan, para hindi magalaw. Dito, mas makikita ninyo more clearly kung nasaan yung mga indentations doon sa frets na kailangang alisin o pantayin. So at this point, dire-diretso lang po ang pag-iisis o ang filing hanggang sa kuminis at magpantay-pantay yung mga frets. Gagamit tayo nitong special tool na to na specific para sa mga frets. So parang fret file na ito eh para sa mga edges ng frets para ma-rounded off yung edges. Pwede rin ulit tayong gumamit ng isis na 1200 grit yung fine na ano na pang-isis para i-trim down yung mga edges ng frets. Pwedeng gamitin nyo rin yung mga daliri nyo lang para i-trim down yung mga edges para pabilog yung fret. Kasi pagka maraming edges, mahirap sa kamay yun, masasaktan yung kamay ninyo sa paglalaro ng gitara. Hindi ako natatakot na gamitin ang daliri ko
pagdating sa mga ganito kasi nararamdaman ko kung tama lang ba yung diin ko, ganun. Mas may control ako sa isis pagka daliri ko yung ginagamit ko. Word of caution nga pala mga katropa, nakalimutan kong magguwantes dito sa ginagawa kong to. Noong pagkatapos, medyo sumakit yung daliri ko. So, kung gagawa kayo ng ganito, magsuot kayo ng guwantes. Okay, so let's check this out. Mukhang merong pang mga ano doon sa mga ibang frets na yun. Pero dito sa part na to, medyo maayos na. Konti na lang, yung sa dulo na lang siguro ng neck ang kailangan kong gawin pa. So, ito na po ang resulta mga katropa. So, ito po lahat yung mga ginamit kong mga tools para ayusin yung aking fretboard. Ito po yung straight edge na metallic na ruler. Okay. Eraser para doon sa mga frets. Okay. Allen wrench. Special tool na pang tighten na mga strings, saka pamputol ng strings. Okay. Magnet, just in case may mahulog, kailangan mong abutin. Sharpie na permanent marker. Ano ba tawag dito? Yung pang file. Okay, itong screwdriver na Phillips, maliit. Itong pang-isis to eh. This is a sanding block, aluminum. Okay, tapos dinikita ng mga isis. Okay, yung isis eh, ang pagkakalam ko between 800 and 1,200 grit. Okay. Yung special tool na naman na para sa mga frets, okay, cutter, itong masking tape, and finally itong brush na panlinis. Okay, lalagyan na natin ng strings. And so mga katropa,
yan po ang procedure kung papaano ninyo ma-maintain ang fretboard ng inyong gitara. I hope meron kayong natutunan. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!